Posible o manong harangin ng Department of Justice ang planong pagtakbo ng dismissed mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ito'y matapos si anunsyo ng abogado ni Alice na posibleng mag-file ng COC next week si Alice Guo. Ayon sa COMELEC, wala umano silang kakayahan na harangin ang pagpa-file ni Alice Guo ng kanyang COC. Ngunit, kung mag-o-oppose daw ang DOJ ay posible umanong hindi makatakbo sa bayan ng Bamban Tarlac bilang mayor muli si Alice Guo. Kinumpirma na ng kampo ni Alice ang kanyang pagtakbo muli bilang mayor. Ayon kay Attorney Stephen David, ay mas maganda umano kung tumakbong muli si Alice para daw malaman kung mahal pa daw ba talaga ng Bamban Tarlac ang kanilang dismissed mayor. Sa ngayon daw kasi, maraming naglalabasa na negative publicity sa dating alkalde. May mga nakikisimpatya at marami din umanong nagawa si Alice Guo para sa bayan ng Bamban Tarlac. Marami pa din umanong nagmamahal kay Alice Guo. Kaya naman, ayon kay Attorney David, sana ay mabigyan muli ng pagkakataon si Alice na tumakbo bilang mayor ng Bamban Tarlac upang malaman din daw ng taong bayan kung karapat-dapat daw bang manalo si Guo o hindi. Magpa-file ng COC si Alice. Kailan sir magpa-file? Next week. Next week? Yes. Kailusap mo lang sa proper authority. Mistigan nila na bahagos. Para lumamas yung kapatahanan. Kasi ang hirap naman yung mga publicity trial by publicity. Nakukonvict ka na wala naman silang basihan, di ba? Kagaya niya, sasabihin mo may mass grave, wala naman mass grave, di ba? Sasabihin mo may human trafficking, di ba? So, pakiusap ko pa rin sa proper authority. Ayusin yung investigation para lumamas yung kapatahanan. Kasi kawawa naman yung mga tao na akusuhan doon. Na isang bagay, sinabi mo sa media, sinabi mo sa public, then iniwan mong ganun, in the eyes of the public, guilty na yung tao. So, kaya nga nandiyan ng mga agencies na, parang, istikan nyo. Kasi kung totoo yan, kasuhan nyo. Kung hindi totoo yan, eh, i-clarify nyo. Kasi kawawa naman yung mga tao. On our part, we're studying legal possibility na pwede file ng location agency for this malicious insinuation. Asan ba ang justice na mag-a-allege ka lang basihan? Siyempre, kailangan niya tumakbo para ipakita niya talaga yung pagmamahal niya sa taong bayan. Sa bayan, most especially sa Bamban. Kung talagang gusto siya ng tao doon, sino dapat mahumus niya? Ang taong bayan dapat ang humatol kung siya ba ay karapat-dapat na manungkula sa kanilang. Kasi yung nangyayari, technicalities, hindi siya pinapatakbo, pinapadisqualify siya. Pero hindi naman final pa yun. Marami pong proseso, pwede pa lang makapagpunta yun. So, but definitely she will be running for mayor. She is a Filipina. So, wala namang decisions ng courts as of now na hindi siya Filipino. Kanya-kanyang opinion yan eh, pero siyempre, yung pamilya ka mag-decide niya kung qualified pa siya. Kasi yung ombudsman uli, hindi pa ng final yun. In fact, depending pa kami ng reconsideration doon. And meron pa naman court of appeals, meron pa naman Supreme Court. So, mahabang proseso pa yun. The pamilya will accept the certificate of candidacy of Alice Guo. We will accept the certificate of candidacy of anybody of similar situation. We will accept the certificate of candidacy of those who perhaps everybody might be perceived to be a recent candidate. We will accept all of them. Kaya lang, tatlong grounds kasi ang pwedeng maging dahilan kung bakit ang isang kandidato ay hindi malalagay ang pangalan sa balota. Una, kung siya ay recent candidate. Nuulit ko, pangulo o ang bulbos ay lituhin ang mga botante. Number two, may petition i-cancel ang kanyang candidacy or i-deny due course ang kanyang candidacy. Anong dahilan? Citizenship, residency, registration as a voter, and literacy. Dapat may magpapayag ng isang petition. At panghuli, kapag ka may desisyon ang Office of the Ombudsman perpetually disqualifying the candidate
Anong ibig sabihin nun? Yung pangatlo ang pinaka-crucial. At sana makapag-research nyo kung sino yung may mga ganun. Sinabi namin, irirespeto, kikilalanin ng Commissioner Elections ang desisyon ng Office of the Ombudsman. Kahit pa ito ay nakaapila sa mas mataas na hukuman, the Commonwealth will always implement and execute the decision of the Office of the Ombudsman. That is an act of respect to the office and because that is what is provided for under Republic Act 6717. Anong nakalagay sa 6717? Yan yung batas na nagsasabi ng Ombudsman. Ang sabi, the decision of the Office of the Ombudsman is immediately executory, though not final. Anong ibig sabihin? Kahit nakapila, executory ka agad. Tanggal ka agad yung mismo official kung siya ay removed from office and perpetually disqualified unless a restraining order is issued by the Court of Appeals. Ang katanungan ngayon, yung bang mga may perpetual disqualification, sa kasalukuyang ba, meron ba sila temporary restraining order? Sapagkat pag nagdesisyon ng Commonwealth at wala kami natatanggap ng TRO, lahat sila tanggal sa listahan. Yun ang maliwanag. Ngayon, yung binabanggit na personalidad kanina, ang katanungan, ayan, meron ba siyang desisyon mula sa Office of the Ombudsman? Huwag na yung naunang dalawa. Yung naunang dalawa ay yung una patungkol sa reasons. Maaaring hindi. Ang pangalawa ay patungkol sa issue ng cancellation. Maaaring may mag-file. Pero yung pangatlo, may desisyon ba ang Office of the Ombudsman? Mukha po kasi may binigay sa amin na desisyon ng Office of the Ombudsman patungkol sa kanya. At yung mga iba pa, Cebu, Mandawi, Surigao, at mga iba pang lugar na may perpetual disqualification to hold public office. Sa Mexico, Pampanga pala, to hold public office. O ibig sabihin lang natin ay kanya-kanyang... But as far as the public is concerned, we will enforce and implement the Ombudsman's decision. Naliwanag po yun. Tapos, itong concern nila, suriin ang dalawang ahensya ng gobyerno, tumulong na rin ang DFA, lahat ng kandidato na nag-file. Ilang kaya mag-file? Alam naman, siguro itatabi nila, kunyari ito lahat ng kandidato, sino yung parang questionable? Malalaman naman yan eh. Ang kanilang regional offices, itabi. Tapos tignan natin. Oo. Eh tapos baka naman tatakbo pa yung... Babaeng na ako. Tatakbo pa rin daw, di ba? Kapal. My God! Hindi, di dapat hindi payagan ng COMELEC. Diyan nila, oh, because wala na yung kanyang, kinansel na yung kanyang birth certificate, right? It's, no, but it's proven to be fraudulent. Pero wala pa daw po kasing final. Oh, no. Dapat may gawin ng COMELEC para i-disqualify siya. She's been disqualified. Dating sakaling may makalusot pa rin na isang alis ko or this coming election. Sigurado nga ako, sa dami-dami niyan, hindi naman kailangan mayirma. Malay mo, konsihal, malay mo. Kaya nga, magkaroon sana tayo ng hotline or Facebook page. Ayan, report foreign nationals who are either in the barangay level or SBs or SPs or mayors or whatever. Right? Report. Ilagay mo yung kilala mo, kapitbahay mo. Dito kailangan ng mga marites. Ayan, sa kada barangay. So, para tayong investigasyon, gagawin ko yan. Ayan, si Barangay Information Network. Oh, hanapin nyo, alam naman nyo eh. Barangay, ilang purok, ilang sityo. Pag merong kang, meron dyan, aba, marunong siya Manangalog. Pero alam mong, lumutan lang ito nung isang taon na or 20 years ago, pero yung mga lolo niya at lolo, wala eh. Alam nyo. So, si Barangay Information Network, importante yan. Ang local media. Diba? Magawa kayo ng Facebook page. Tayo na nga. Yan. Diba? Report foreign nationals who are masquerading as Filipinos. Naku, masaya yan. So, mga butante rin. Teka, I'm on Facebook Live pala, di ba? So, dapat ang mga butante rin maging mapanuli dun sa mga kandidato. Oo. Kaya lang, iba nga natutunan ng Tagalog eh. Oo. Tapos siguro, tumutulong sa mahirap. Maraming pera dahil illegal ang kanilang source. Right?
At saka hindi naman yan kung ilang taon lang eh. O, 20 years na. 10 years. Kaya nga eh, talagang nabibili. Hindi pa ding mabili ang ilang mga grupo sa mga ahensya ng gobyerno. Yun naman sinabi ko, napasok na tayo ng sindikato. Dati ang gobyerno, ang proteksyon laban sa sindikato. Ang sindikato dati ay nasa labas, nagtago, uhulihin. Eh, napasukan na nga tayo. They're in our midst. That's a national security issue. Hmm. So, according to the DFA, there are a total of 71 suspected cases of foreign nationals who were able to fraudulently acquire Philippine passports, currently being investigated by the DFA. And this was endorsed to the NBI and the PNP for case handling and further investigation. Hingin nyo sa NBI ang status ng case. Yan. Chinese nationals. I'm not sure if they're Chinese, but foreign national, but maybe. Wala naman siguro American, right? No. Or European. I don't think so. I don't know. So, importanteng malaman yung 71 na yun. So this really clearly undermines public confidence in our institutions and government, and in places, it places our national security at risk. So those who facilitated, those who planned it, those who conspired, and those who helped and aided these acts, they must face the consequences of their illegal and criminal behavior and action. So I don't think, and I think the Filipino people must expose, and we must not suffer in silence and be victimized by another Alice Goh.